Ang 10 kamangha-manghang nahukay sa ilalim ng Europa. Mula sa mga nahukay na mamahaling hiyas ng kasaysayan hanggang sa isang nawawalang kontinente, tatalakayin po natin ang 10 mga kamangha-manghang nahukay sa ilalim ng Europa. Pero bago po natin matutunan ang isa na namang bahagi ng kasaysayan, huwag po nating kalimutang i-like at mag-subscribe sa EdLibre Channel. Number 10, Saturn Ho. Mula nang madiskubre ang Saturn Ho noong 1939, ang lugar na ito ay ang pinakaimportanteng physical na patunay na nag-uugnay sa atin sa mundo ng Anglo-Saxon. Matatagpuan ang Saturn Ho malapit sa dalampasigan ng Suffolk, England, na kung saan mayroong malapad na kalupaan na natatabunan ng misteryo at makasaysayang kaganapan. Isa sa pinakatanyag na archaeologist na nakadiskubre sa lugar na ito ay walang iba kundi si Basil Brown. At ang hinukay nila ang lugar na ito kasama ang kanyang mga tauhan. Buong akala nila ay wala na silang makukuhang mga importanteng bagay dahil posibleng na-discovery na ito ng mga nauna sa kanila. Subalit dahil sa pagpursigyo ni Basil Brown at ang ekspertong si Charles Phillips mula sa University of Cambridge, patuloy silang naghuhukay hanggang sa na-discovery nila ang isang kakaibang bagay. Isang lumang sasakyang pandagat na buong buo pa kahit sa tagal na panahon na ito ay nakabaon sa lupa. Ang sasakyang pandagat ay isa lamang sa mga mamahaling kagamitan na natagpuan, pero hindi ito ang pinakamagandang na-discovery sa hukay na yun. Dahil meron pa palang laman ang nasabing bangka, hindi lamang isa, kundi sari-saring mga lumang kagamitan at mamahaling hiyas ang napaloob dito. Ang nasabing bangka ay ang pinakamalaking Anglo-Saxon na barkong nahukay sa kasaysayan. Kasama sa barkong nahukay ay mga mamahaling hiyas mula sa Byzantine Empire, kagaya ng mga armas, kagamitang bahay na gawa sa pilak, gintong sinturon, gintong barya, at isang kamangha-manghang gintong maskara at helmet na ang estilo ng pagkayari ay hindi pa nakikita kailanman sa buong England. Ang lahing Anglo-Saxons ay mula sa Germany na naglakbay papuntang Britanya matapos bumagsak ang imperyo ng Roma noong 5th century AD. Ang mga mamamayang ito ay naninirahan sa Germany at Southern Scandinavia at siyang mga lahi na naging dahilan kung bakit nabuo ang kaharian ng Inglaterra at isa rin sa may pinakamaraming salita na naiambag para sa makabagong English language. Ang mga scholar sa buong mundo ay nananabik dahil sa na-discovering Saturn Ho Ship Burial dahil ito ay kalintulad mismo sa isang lumang English epic poem na Beowulf na kung saan ang mga tauhan sa kwento ay inilibing sa loob mismo ng mga bangka at napapalibutan ito ng mga mamahaling hiyas. Dahil sa mga napasamang mga mamahaling bagay sa loob ng bangka, nangangahulugan lamang na ang taong nakabaon doon ay isang tanyag at makapangyariang nilalang sa kanilang lugar sa East Anglia. Hindi man na-discovery talaga kung sinong hari ng Anglo-Saxon ang nakabaon sa Saturn Ho, marami ang naniniwalang ang nakalibing na hari ay walang iba kundi si King Redwald ng Anglo-Saxon. Number 9, Chariots and Two Horses. Noong taong 2013, ilang mga archaeologists ang nakadiskubre ng isa sa kamangha-manghang bagay sa Bulgaria. Nang nadiskubre nila ang mga labi ng isang kumpletong chariots at dalawang kabayong nakatayo at matagal nang nakabaon at nalimot na ng kasaysayan. Ang chariots at dalawang kabayo ay posibleng ibinaon ng nakatayo sa isang libingan. Kahit na maraming mga ganitong na-discovery sa kasaysayan, kakaiba ang Thracian stamp na ito ng Bulgaria. Ang nasabing chariots ay posibleng ibinaon may 2,500 years na ang nakaraan. Ang lahing Thracians ay mula sa tribong Indo-European na naninirahan sa Central at Southeastern Europe at nakabuo ng isang kaharian noong 5th century AD. Ang mga na-discovering kabayo ay sinasabing isinakripisyo noong panahon na sila'y inilibing kasama ang chariots. Hindi inaasahan ng mga archaeologists na may makikita pa silang mahahalagang mga bagay sa lugar na yun ng Bulgaria dahil sa dami ng mga naghuhukay na naghahanap ng mga nawawalang ginto at mamahaling hiyas. Number 8, Greater Adria. Ang Greater Adria ay hindi inaasahan ng mga turistang naglalakbay sa Europa. Maaaring nakapunta na sila sa lugar na ito nang hindi nila alam. Ang kontinenteng ito ay isa sa mga nawawalang lugar sa mundo na tinatawag ng mga geologists bilang Greater Adria. Ang kontinenteng ito sa Europa ay halos kasing laki ng bansang Greenland
At ayon sa mga eksperto na nakapunta na ang ilang mga tao sa lugar na ito, ang natagpuang kontinente ay mula sa nakahiwalay na bahagi ng Africa mga 240 million years na ang nakaraan. Sa kalagitnaan ng panahong yun ay ang evolution nating mga tao at ang paggalaw ng tectonic plate ay siyang naging dahilan kung bakit pumailalim ang Greater Adria sa Europa. Ang mga siyentipiko mismo ang nagpapatunay na mayroon talagang kontinenteng nakatago sa ilalim ng Europa hanggang sa dumating na nga ang tamang panahon na nadiskubre ang kontinenteng ito pagkatapos ng 10 taon na pag-aaral. Maraming mga turista na ang nakapunta sa nawawalang kontinente ng Greater Adria nang hindi nila namalayan. Ang isang bahagi nito ay matatagpuan sa Turin, Italy sa Hilaga. At sa timog na bahagi ng Italy ay mayroon ding bakas ng Greater Adria sa lugar na kung saan tinatawag din mismo na Adria. Ang Greater Adria ay hindi lamang ang natatanging kontinente na natagpuan. 2017, ilang mga researchers ang nakadiskubre ng isang nawawalang kontinente sa ilalim ng bansang Mauritius. Number 7. Nakan Krug. Ang Nakan Krug ay matatagpuan sa bansang Scotland. Ayon sa mga geologists, mahigit 1 bilyong taon na ang nakaraan mula nang mabuo ang lugar na ito. Ang Nakan Krug ay isang National Nature Reserve na mayroong billion years ng kasaysayan. Marami ang mga geographical firsts ang bansang Scotland, subalit kakaiba ang nadiskubring ito sa Nakan Krug dahil ito'y visually striking at controversial. Ang mga batong makikita sa Nakan Krug ay sadyang kakaiba. Sa ibabang bahagi nito ay makikita ang isang geographical controversy na tinatawag ng mga eksperto bilang Moyne Thrust. Ang bahaging ito ng Krug ay nalikha ng ang dalawang kontinente ay nagbanggaan 1 bilyong taon na ang nakaraan. Ang mas batang bato na tinatayang 500 million years old na tanda ay bumangga sa mas matandang mga bato na tinatayang 1.5 billion years old na ang tanda at nabuo ang isang rock formation na tinatawag ng mga geologists bilang thrust tectonics. Habang bumibisita kayo sa lugar na ito, ay para na rin nabisita ninyo ang lumang daigdig. Number 6. Prehistoric Teeth. Ang prehistoric teeth ay matatagpuan sa isang lugar sa Eppelsheim, Germany, na kung saan nadiskubre ng mga archaeologists ang dalawang kakaibang ngipin na tinatawag nilang prehistoric teeth na tinatayang mahigit 9.7 million years na ang tanda nito. Ang nasabing nadiskubre mga ngipin ay hindi nababagay sa ngipin ng tao ayon sa mga archaeologists dahil mas bagay ito sa tinatawag nilang Lucy's teeth, ang ngipin ng isang sikat na Australopithecus afarensis, ang sinasabing pinagmulan ng lahi nating mga tao. Subalit ang mga ngipin na nadiskubre ay tinatayang mas matanda ng 4 milyon na taon kay Lucy. Ayon sa National Geographic, ang nadiskubre ng prehistoric teeth sa Eppelsheim noong 1820 ay siyang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-aaral sa tinatawag nilang paleontology at paleoanthropology. Pero karamihan sa mga nadiskubring mga lumang bagay ay nawala noong World War II. Meron ding pag-aaral na nagsasabing ang mga naunang tao sa mundo ay mula sa Europa at hindi sa Africa, kagaya ng nakasanayan na sa kasaysayan ng mundo. Ang prehistoric teeth ay nadiskubre ng mga siyentipiko na hindi mula kay Lucy, kundi mula sa malayong kamag-anak ng mga tao at may posibilidad rin na ang mga labi ay mula sa isang hayop na namubuhay noon pa mang wala pang tao na naniniraan sa mundong ibabaw. Ang mga labi ay sinasabing mula sa isang primate na naninirahan may 9 to 10 milyong taon na ang nakaraan. Ang isa sa pinakatanyag na archaeologist at leader ng pagsusuri na si Herbert Lutz, ang Deputy Museum Director ng Mainz Museum of Natural History, ay nagsasabi mismo na sila'y naguguluhan at namangha sa nadiskubre mga prehistoric teeth at ayaw nila maglabas ng mga pahayag na walang matinding ebidensya. Ang sinasabing prehistoric teeth ay posibleng nagmula sa Pleiotikopsoid, isang primitive primate na nabuhay noong 7 to 10 million years na ang nakaraan. Number 5. Pulpit Rock. Ang bansang Norway ay talaga namang lugar na isa sa pinakamalamig sa buong Europa, lalo na sa panahon ng winter.
Subalit ang bansang ito ay mas malamig pa noong panahon ng Ice Age. Sa panahong iyon, may mga nabuong kamangha-manghang mga lupain, lalo na ang glaciers na nabuo sa mga bulubundoking lugar. Isa na rito ang tinatawag nilang Pulpit Rock. Ang Pulpit Rock ng bansang Norway ay isa sa pinakasikat na tourist destination sa buong Europe. Meron pa ngang mga mahilig sa adventure na ginawang libangan ang pag-beast jump sa lugar na ito. Sa dami ng mga turistang bumibisita sa nasabing lugar, ang gobyerno ng Norway ay patuloy na nagbabala dahil sa may nakikitang mga crack sa Pulpit Rock na maaaring dahilan at may malaking posibilidad na ito ay gumuho anumang oras. Number 4. Nisse Brodgar. Ang Orkney Islands ay isa lamang sa mga nakatagong lugar sa dalampasigan ng bansang Scotland. Subalit noong taong 2012, ang mga archaeologists ay nakadiskubre na isang lumang pamayanan na tinatayang nabubuhay noong 3200 BC. Ang lugar na ito ay tinatawag nilang Nisse Brodgar. Ang Nisse Brodgar ay sinasabing may pinakamaraming nakatagong kasaysayan. Ang mga bakod nito ay tinatayang pinakamatandang bakod na mayroong palamuti at ang local crust nito ay sinasabing mas matanda pa ikumpara sa sikat na tanawing Stonehenge ng England. Ang Nisse ay talaga namang archaeological gifts na patuloy pa rin nagpamangha sa mga nakabisita na sa lugar na yon. Ang mga researchers ay patuloy pa rin nakadiskubre ng mga pottery, mga cremated na labi ng kakaibang mga hayop, tools na yari sa lumang kahoy at mga remnants ng mga higanting stone walls na siyang nagsisilbing harang ng Nisse laban sa makabagong mundo. Nang dahil sa mga nadiskubring kagamitan at mga labi, ang mga researchers ay nagsasabing ang Nisse Brodgar ay isa sa pinaka-importanting lugar para sa mga Neolithic people. Ang Nisse ay sigurado silang nire-respeto ng mga taong unang nakatira sa lugar na yon. May nakikita ring incense cup sa mga nahukay na sa Nisse. At ang nakapagtataka ay ang sinasabing incense cup ay hindi matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo maliban sa iisang lugar, ang Stonehenge ng England. May kaugnayan kay ang Nisse Brodgar at ang Stonehenge? Kayo na po ang bahalang humusga. Number 3. Knossos. Sa unang bahagi ng 20th century, nadiskubre ni Sir Arthur Evans ang lumang ruins ng Knossos at ang lugar na kung saan natagpuan ang ruins na ito ay sinasabing most intensively examined archaeological site sa buong mundo. May nagsasabi pa ngang ang Knossos ay ang pinakamatandang siyudad sa Europa. Ang Knossos ay nabuo ng mga Minoans, ang pamayanan na tinatayang most advanced bronze era civilization. Ang salitang Minoans ay mula kay Sir Arthur Evans na naniniwalang siya ang nakadiskubre ng palasyo ni King Minos. Ang nasasabing mythical king ay siyang dahilan kung bakit nabuo ang giant labyrinth malapit sa palasyo ng Knossos. Ang labyrinth ay naging panlaban nila laban sa mga sumasalakay ng mga Minotaur. Ang cultural influence ng Minoans ay makikita hanggang sa isla ng Crete at maging sa Egypt, developing writings, arts, and architecture wherever they went. Ang Minoans ay sinasabing Europe's first Great Bronze Age society at isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa kontinente ng Europa. Sila ay nag-umpisang nanirahan sa isla ng Crete at naging tanyag noong 2000 to 1500 BC. Napakalaki din ang influence ng Minoan sa Mycenaean culture ng Greece at ng buong modern Western European civilization. Number 2. Trinokagigor. Ang Trinokagigor ay matatagpuan sa bansang Iceland at ito ay nadiskubre ni Arne B. Stephenson noong 1974. Ito ay isang inactive volcano, mahigit ng 4,000 taon na ang nakalipas at matatagpuan malapit sa Reykjavik, Iceland. Ang ibig sabihin ng Trinokagigor ay Three Peaks Crater bilang patunay na meron ngang kakaibang mga tanawin sa loob nito. Isa sa mga crater ay maaaring puntahan ng mga turista. Dahil sa laki ng isa sa mga crater, pwede pa ngang ipasok dito ang Statue of Liberty ng Amerika. Ang pinaka-exciting na tanawin sa loob ng bulkan
ay ang pagkakataong pwedeng mabisita ang puso nito, ang magma chamber. Number 1. Mega Stonehenge. Ang inaakala nating lahat na sikat na Stonehenge sa England ay hindi nag-iisa dahil may mas malaki pang pile of rocks kumpara sa nakasanayan nating Stonehenge. Ayon sa mga experts, ang Stonehenge ay hindi lamang ang maliit na area na lagi nating nakikita dahil may mas malaki pang Stonehenge na makikita may 2 milya ang layo sa original location ng sikat na grupo ng mga bato. Ang Mega Stonehenge ay isang espasyo para sa mga patay, lugar ng pagsamba at mga nakatayong bato na higit na mas malaki ng 5 beses kaysa Stonehenge. Ito ay kilala rin sa tawag na Dorrington Walls at ang mga archaeologists ay patuloy na naghahanap ng mas malaking stone monoliths. Subalit sa patuloy na pananaliksik, ang mga malalaking bato ng Mega Stonehenge o Superhenge ay hindi na makikita. Ang mga geologists ay nakakita lamang ng malalaking hukay na sinasabing pinagtatayuan ng mga posting yari sa kahoy at kanilang nadiskubre na ang Megahenge ay gawa sa kahoy at hindi gawa sa bato. Hanggang sa ngayon, wala pa rin paliwanag kung bakit nawawala ang mga posting kahoy sa Megahenge at kung bakit nawawala ang mga ito sa kanilang lugar na kinalalagyan. Hindi pa rin napatunayan ng mga experts kung ang Megahenge at ang Stonehenge ay konektado sa anumang bagay, pero dahil sa lapit ng mga lugar na pinagtatayuan, napakalaki ng posibilidad na meron niyang koneksyon ang 2 lugar na ito. Ang katotohanan lamang ay ang Stonehenge at ang Megahenge ay nagawa sa parehong panahon. Ang 10 kamangha-mangang nahukay sa ilalim ng Europa. Mula sa mga nahukay na mamahaling hiyas ng kasaysayan hanggang sa isang nawawalang kontinente, tatalakayin po natin ang 10 mga kamangha-mangang nahukay sa ilalim ng Europa. Pero bago po natin matutunan ang isa na namang bahagi ng kasaysayan, huwag po nating kalimutang i-like at mag-subscribe sa EdLibre Channel.